What's up mga katek? I-share ko lang po itong unboxing portable heat hot air. At sa mga baguhang technician na kagaya ko po, nangailangan po ng ganitong gamit sa pagre-repair ng mga electronics. At ito ay nasa mababang halaga lamang po. At dito din po natin makikita kung maganda po ba ang quality nitong aking na-order. So hindi natin patagalin, umpisahan na natin. So pali po mga katek, 3 to 4 days po ang shipping po nito. So mabilis po to sa akin dumating itong yung parcel na yan. So ngayon itetesting natin mga katek kung okay po ba yung quality nito itong aking order. So bali bago po ako nag-order nito mga katek, tinitingnan ko po muna yung mga comment nito kung maganda po ba ang quality. So ngayon, ako na talaga mismong makakapagsabi sa inyo na kung maganda ba talaga ang quality nito o hindi. So ito na mga katek, nabuksan na po natin yung box. At nakita na po natin itong itong mismong ano niyan yung controller. At may kasama na siyang plug. Tapos ano po mga nakasama nito? Itong nozzle. So tatlong nozzle po yon. Tapos may holder ba siya? So siguro magandang klase itong order ko mga katek. So at yon yung pinakahinihintay natin, itong pinaka-heat gun niya. So ayan po mga katek, yan po yung lahat yung mga nakasama sa order. So meron po siyang input 220 volts, then ang power rating niya ay nasa 700 watts. So sana po ito ay mabilis uminit at maganda yung kalabasan nito, yung quality niya. So meron siyang adjustment sa hangin at sa temperature. Then ikakabit natin yung nozzle. So tatlong piraso po yung mga tech, no? May spare po siyang dalawa. And po, then kanyang male plug. So wala po akong adapter kaya binago ko na lang yung posisyon ng kanyang male plug. So ngayon i-set up lang po natin mga katek. And then power on po natin. So dito po natin makikita kung maganda po ba ang quality nito. So ayan po mga katek, kung napapansin niyo po mabilis po yung pag-angat ng kanyang temperature. So ibig sabihin maganda po yung init. So ayan po mga katek. So testing po natin to mga katek, no? So bago po natin testing, madalas po kasi ako magka-trouble sa ganitong klaseng board, no? Itong mga IC nito. So mahirap po kasi tanggalin yung ganyan mga IC mga katek kapag manual yung gamit nyo. So kailangan po talaga meron tayong hot air na gagamitin para matanggal po natin at wala na ibang madamage na mga ibang piyesa. So ito po mga katek, testing po natin kung maganda po ba ang kulit nito, yung init niya. So tatanggalin po natin yung port na yan mga katek, yung sa charging port niya. So testing natin kung mabilis ba siyang uminit o matanggal yung pyesa. So ayan po mga katek, natanggal po. So napakadali po tanggalin. So ang bali ang settings ko po dyan mga katek ay nasa 248 ang settings ko po dyan. So para po sa akin mga katek, napakaganda po ang quality nitong aking na-order nito. At sa mga gusto mag-order nito, mag-order na kayo. Baka maubusan pa kayo niyan. So ayan po mga katek, kung makikita niyo po dyan sa settings niya, no? Sa 248 po ang aking settings po dyan. So yun lamang po mga katek, maraming salamat po sa panonood nyo ng aking video. At don't forget to subscribe at pakishare na rin po sa ating mga kaibigan kung gustong mag-order ng ganitong gasing gamit. And God bless po sa inyong lahat.